Narito tayo sa Tondo, Maynila. Bibisitahin natin ang hardin ng parish priest na si Father Ray Dodong Dagitera. Dati na nating nakausap online si Father Dodong dito sa Agri Ako Dyan. Ngayon, sisilipin at lilibutin natin ang mismong hardin ni Father Dodong. Siya po ang parish priest ng San Pablo Apostol Parish. May sideline po si Father Dodong. Isa siyang magsasaka. Pero ang kanyang farm, nasa loob ng simbahan. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutong hayan sa Agri Ako Dyan. Father Dodong, last time na pag-usapan na natin itong mga proyekto mo sa parish. Ano nga ulit yung ano, pwede mo bang ikwento sa amin muli yung mga agenda natin? Ano yung dahilan bakit tayo nagtayo ng hardin sa iyong simbahan? Ito ay isang biyaya, Amy. Ano nangyari sa atin dahil mayroon tayong mga kabataan, mga bata na kinupkop mula dyan sa Islam area. Mm-hmm. Tapos dahil sila namamasura, araw-araw yun ang trabaho nila, nanguha ng plastic. Tapos binibinta nila bago sila pumunta ng school. So makaipon muna sila ng mga plastic, tapos makabili ng isang kilo na bigas. Mm-hmm. Yun na maiiwan nila sa pamilya nila bago sila pupunta ng school. Kaya pagod yung mga bata, ang range ng mga bata natin, mga 6 to 13 years old. Oh. Kaya pagdating nila sa school, tulog yung bata. Hindi makapag-aaral na maayos. So yun, nakita natin, ito, kailangan ng tulong ng mga bata. At very striking sa akin, Ami, nung ako ay nagmisa doon sa City Jail, nang sabi ko, sino ba ang taga-tundo dito? Halos kalahati nagtaasan ng kamay. Sabi ko, ilipat na lang kaya natin ang parokya dito kasi nandito na kayo lahat. But I was really sad, although na nagtawanan sila. Pero super akong nalungkot kasi ito pala ang direksyon ng mga bata. Na nakita nyo agad yung future ng mga bata. Yung future ng mga bata na palagi lang doon. Alam naman natin dito sa Tondo, nasa Islam area, parang common na lang krimen, common na lang mga drugs dito. Komo na lang sana mga hindi kaaya-aya pero naging ordinaryo. Naging normal ang mga abnormal na mga sitwasyon sa buhay. Kaya napag-isipan natin sa tulong ng mga donors natin, lalong-lalo na si Germany, ang Missio Germany, tumulong sa atin. Kaya gumawa tayo ng programa ng Shelter of Joy. Shelter of Joy. Oo. So, kinupkup natin itong mga 50 na mga bata para malbigyan sila ng maayos na direksyon sana sa buhay. Kaya ang ginawa natin, mabigyan sila ng bigas araw-araw para hindi na sila manguha ng plastic sa dagat. Tapos, maayos ng kanilang pag-aaral, hindi sila magugutom, kaya nagkaroon tayo ng feeding program. Pagkatapos, ang mga magulang naman nila, inhikayat natin, mayroon din silang contribution. Kasama ang magulang. Kasi kung nandun mga bata, kailangan din ng gabay ng mga magulang. At ang mahalaga, ang partisipasyon ng pamilya ng ating programa na to. Kaya at ako'y natuwa, dahil marami naman ang mga magulang na nag-participate sa programa natin. Kaya pinasa ating feeding, doon ta ako na kayroon nagpag-iisip na pagpapakain tayo ng mga bata. Pero ang problema, ano pakain natin? Saan nga ba sila kukuha ng pagkain para sa mga batang nagugutom? Isa sa mga mahalagang bagay ang kalusugan ng mga ito. Bumibili lang tayo ng mga gulay na andyan sa talipapa, sa market. Pero makikita natin ang gaganda mga gulay, di ba? Karamihan ng magaganda nito, kaya gumaganda, hindi kinakain ng uod. Ang problema, marami namang pesticide. Opo, mga chemicals na harmful chemical sa ating mga katawan, lalo sa mga bata. Tama. Kasi ang problema natin, mag-feeding na tayo. Pero kung ito naman na maraming mga chemicals, para tayo naglalason sa mga bata natin. Unti-unti, dahan-dahan. Dahil maraming chemicals ang ating mapapakain sa mga bata,
Kaya naisip natin, why not produce our own food? Para magkaroon tayo ng sigurado na kung anong pagkain natin ay hindi maraming chemicals, no? At saka alam natin malinis, alam natin kung ano'y pagkain natin safe mga bata. Safe. At saka safe sila, yun ang napakaganda. Kaya yun ta palagi ko sinisisi minsan ang mga magulang kasi anong ginagawa pag pumunta ng market? Kung anong yung maganda, yun ang binibili kasi maganda tingnan. Pero mga magulang, isipin natin, kaya maganda yan dahil walang tumutuka, kumakain ng mga insekto. Insekto nga, nilayuan eh. Mabuti pang insekto marunong. Pero ang mga tao, yun pang kinakain. Yes, ang insekto hindi kumakain kasi alam nila may lason. Pero ang ginawa ng mga nanay, yun ang bibilhin. At yun naman lulutuin para ilagay sa pinggan nila ng mga magulang nila, ang mga pamilya nila. Yun ang kinakain ng mga bata. Yes. So, kaya hindi nakita natin maraming mga nagkasakit because of this. No? Kung magpa-feeding tayo, then let's start to produce our own food. Opo. Kaya pumasok tayo nitong mag-garden. Yung panahon ng pandemya, naisip natin na bakit hindi tayo pwedeng mag-garden para dahan-dahan we can produce our own food. Kaya nagsaliksik ako, nagtanong-tanong ako. Maraming tumutulong kay Father Dodong. Bukod sa mga eksperto, ang mga nagbibigay sa kanya ng kaalaman sa pagtatanim ay ang sarili niyang pamilya. Ang pamilya pala niya, nabuhay at nabubuhay pa rin sa pagbubukid. Siguro, pinag-adya din ng Panginoon na nung college pa ako, sa kabataan namin, ay yun ang kinabubuhay din ng aming magulang, yun ang nag-garden kami. May background na talaga kayo sa agriculture. Yun ang kuan nga dahil pito kami magkapatid. Pero ako lang hindi nalagay sa agriculture. Lahat ng mga kapatid ko nasa field ng agriculture. Kaya naging familiar din ako sa pagtanim-tanim. At marami din ako nakilala sa mga tao may authority sa agriculture. Mm-hmm. Hindi naman masama magtanong. Ano, yun ang mahalaga. Kasi aminin natin, kahit na pare ako, marami akong kaignorantihan. Pero mahalaga, nagtatanong tayo sa mga eksperto. Kaya ako'y nagpapasalamat isa kay Dr. Sasi sa ATI. Dok Chito Sasi. Yes, ano? Sa pag-uusap niya kay Dok Chito, nalaman ni Father Dodong na kaya pala niyang magtanim sa loob mismo ng compound ng simbahan. Yan sabi niya sa akin, hindi imposible, Father, magtanim, mag-produce ng pagkain because we have the technology now. Mm-mm. At saka sana, sabi niya, 1981 pa ako nagsabi nito sa DA na sana ang gagawin natin, i-innovate natin, i-promote natin ang agricultural technology dahil hindi na kailangan ng malawak na mga lugar. Mm-mm. Kundi makatanim tayo in any way, kahit na sa backyard, yes, kahit po na sa bahay, and even a controlled environment so that we can produce food kahit may bagyo man, ano man nangyari ng kalamidad, we can produce all throughout. Ano. So ito maganda. Sabi ko, sige, mag-umpisa tayo. Nag-aral kami ng hydroponic. So gumagawa muna kami yung sa box para simple lang. Styro box lang muna. So hopefully, we are still dreaming sa tulong ng BPI, Bureau of Plant Industry, nakatanggap tayo ng 5 sets ng kuan ng hydroponic pero using yung PVC. Mm-hmm. So mag-start tayo ngayon. Samot saring gulay ang mga naitanim nila Father Dodong sa pamamagitan ng hydroponics. At dahil mayroon din silang aquaponics, may isda rin silang pang-ulam. Kaya ang kinakain ng mga kabataan, sariwang-sariwa. For so far, nakakatulong sa atin na pag-produce ng muna litus, pichay, tapos nagkuha tayo ng talong, mayroon tayong malunggay. Ito na yung ginagamit natin pang-araw-araw para sa feeding. So instead na bibili ang programa natin sa labas, dito na lang sa atin para ikot-ikot lang. Anyway, papakain na natin sa mga bata. Kaya napunta tayo sa agriculture. Mayroon tayong mga gulay. Nagkaroon din tayo ng rain harvesting kasi marami namang ulan na hulog dito. Opo. Inipon na natin tubig,
pag mayroon na tayong tubig, sabi ko, ilagyan natin ang isda. Mm. So, nanghingi ako doon sa Bifar. Kaya sana, so, sino nanonood, tangkilikin natin yung programa ng gobyerno, nandyan ang isda. Binibigay kung gusto natin magkaroon ng tilapia. Balita ko, Father, meron kang red tilapia. Meron akong red tilapia, meron din akong black tilapia. Mm-hmm. Oh, so, maganda yun. Nanghingi ako sa Bifar doon sa Los Baños. Marami na ako nahingi. First time, nakahingi ako ng 8,000 fingerlings, tapos 5,000. Ngayon naman, 3,000. So, ito na yung ginagamit natin. Lagay natin sa mga tangke na konkrito para na-collect mula sa na-collect natin ng tubig. So, hindi nasasayang ang tubig. And then, nilagyan din natin tilapia, pati hito. Kasi maganda ang hito. Hindi gulay at isda lamang kinakain ng mga bata. May karne rin sila pang ulam. Ang karne na nagmula sa mga kuneho. Ang ginawa natin, dahil kailangan natin ng meat din ng mga bata. Kailan mayroon tayong vegetables, pero kailangan lang ng meat. Kaya nagkaroon tayo ng rabbitry. Rabbit. Yung mga rabbit naman, nag-umpisa kami ng apat lang. Nung nagkita tayo, 13 lang kami no ang rabbit natin, 13. Pero ngayon, salamat sa Diyos, after pandemic, binisita mo kami dito. Nagkaroon tayo ng more than 300 na rabbit. Ganun, pang isang taon yun ah. Wala pa. Ang bilis nilang dumami talaga. Tapos ngayon, mayroon tayong 50 na buntis. So expected natin maybe another 2 months, we will have another 250 na mga kids. Pero ito naman, every week naman, nagkakatay tayo para sa feeding natin mga bata. Mm-hmm. 10 to 15 na rabbits, ito yung ating pinapakain. Dahan-dahan, muumpisang ayaw nilang rabbit. Pero pinasarapan natin, katulad ng kinain ninyo kanina. Sabi ko, pakainin sila ng rabbit. Kung kumain kayo ng ano yung putahe kanina? Sisig. Sisig na rabbit. Ang sarap. Doon natutuwa ako, nakita ko mga bata, dahan-dahan sila kumain. So yun ang source natin ng meat, yung sa rabbit. Pero nakita natin na marami mapakinabangan din sa rabbit. Ang rabbit ay isang meat na napaka-healthy, wala masyadong taba. Yes. At saka mas masarap pa siya sa manok. Opo. At hindi lang yun, yung pupo ng rabbit, ayun ang ginagawa natin sa kuan kasama ng bulati. Pinaka-produce na rin tayo ng vermicast, mga fertilizer. Fertilizer naman. Ito nang ginagamit natin ngayon ng sa mga nanay naman nagtatanim. Ito yung ginagawa natin din sa paligid ng simbahan. Nagtatanim tayo ng malunggay. Tapos nagtatanim tayo ng mga okra, ng talong. Doon sa taas, nakita niyo, may sili tayo. So, patuloy pa rin ating pagtatanim. Yan ang fertilizer natin. Mula na sa vermicast. Maganda galing sa rabbit. Pagkatapos naman, yung dahil hindi pa tayo pwede makapagtaning no, dahil sa sitwasyon natin sa pandemya. So, pag ang mga balat at saka entrails ng bawat pagkatay ng rabbit ay pinaluto natin para lumambot. Oo. Ito naman pinapakain natin sa hito naman. Oo. Kaya nabawasan ang kuha natin, feeds, kasi doon na natin kinukuha. Salamat sa Diyos. Ito namang hito, nung lumaki naman sila, pinakain natin dagdag sa mga bata kasama ng tilapia natin. Mm-hmm. So, dahan-dahan, naging parang circular ang economy natin. Isa si Father Dodong sa mga nagsusulong ng mga rabbit bilang alternatibong pagkukunan ng karne. Ngayon, yung rabbit, later on, titingnan natin yung pangarap natin na sana ang rabbit ay ma-promote ng government. Opo. Kasi nakita natin panahon ng ASF, yung African swine, talagang maraming apektuhan. Na mga baboy. Mga baboy, opo. Ubus. Tapos yung bird flu sa mga manok naman. Ngayon, ubus. Nangyayari yan. Oo. So sabi ko, bakit hindi tayo magkaroon ng alternative meat na makuhaan na hindi lamang sa baboy at saka ang common na meat. Why not rabbit? Ang problema nga, naawa sila ay sa rabbit. Kawawa namang rabbit. Ang cute ng rabbit. Oh. Sabi ko, sa manok, hindi kayo naawa. Sa baboy, hindi kayo naawa. Sa mga baka, hindi kayo naawa. Pero para sa akin, we have to look for other options. Yes, no? Po.
At mayroon namang sa ibang bansa, sa Italia, uh-huh. Eh, specialty nila yun. Masarap ang habit. Masarap ang habit. So, bakit hindi natin dahan-dahan i-introduce? At sana makikita na ang rabbit pagdating ng panahon diyan sa mga market, meat, sa meat shop, doon sa mga sa mga SM, mga malaki mga malls, sana magkaroon na din ng rabbit meat. Para maging bahagi na normal natin na diet. At ito yung sana pangarap, sana maraming tumutugon sa lahat ng mga may kapangyarihan sa mga magdesisyon sa gobyerno natin, tulungan natin ang rabbit industry. Kasi maraming nag-aalaga ng rabbit. Sa ngayon po, opo, ngayon, marami. Ang kagandahan ng rabbit yun, kasi hindi maingay. Totoo po. Sila ay pag-alagaan mo, bigyan mo lang ng pagkain, andyan lang. Ano, dahan-dahan at mabilis dumami. Ano, yun ang kagandahan doon. E kung ito ay ma-realize natin sa ating bansa, marami ang pwede mabigyan ng hanap buhay. Opo. Yung rabbit ay dalawang klase. Dalawa. Merong meat Opo. Type at merong Mayroon pet type. Pet, so, ang pinag-uusapan natin dito, yung meat, meat type. Oh, yung sa meat. Nakita, pakita namin sa inyo mamaya kung ano yung meat, ano yung pet. Pang-pet. Ano? Opo. Yun ang maganda. Para sana, hindi naman mahirap kahit na makamadyo sa, dito sa urban setting. Ano? Lalo sa mga mahirap na lugar. We can start kahit na maliliit na mga dalawa, apat. Yung pang bahay mo lang, magagamit. Yung iba na sa ilalim lang ng kusina. Oo, so, okay na, di ba? Sana mag-innovate tayo sa maraming biyaya ng Diyos. Nandito na. Pagdating sa pagkain ng gulay, hindi nakagugulat na tinatanggihan ito ng mga bata. Isa ito sa problemang kinakaharap ng maraming magulang. Pero sila Father Dodong, nakahanap ng solusyon. Noong una, ayaw nila kumain ng gulay, lalo na malunggay. Oh. Parang, take for granted, nandyan namang malunggay. Na ano ba yan? Mas masarap yung hotdog. Oh. Mas masarap yung noodles. Ano. Ayaw nila ng malunggay. Kaya sabi ko, paano natin mapakain sa malunggay? Kaya nag-innovate kami para makapakain natin, ilagay natin sa kanin. Nakita ko yun. Kaso lang, dati, malunggay talaga yung lago. Ayaw din kumain kasi may malunggay sa kanin. Ba't may green dito? Oo. Ang ginawa natin, Amy, is nag-dry tayo ng mga malunggay, tapos dinaan natin sa dehydrator para mawalan tubig. Na maging crispy na siya, pinupulverize na natin. Pinowder natin. Nang papowder na siya, yun ang binubod natin na sa mga kanin nila. Mm-hmm. So, mayroon na nakatikim na kayo ng moringa, rice kanina. Yes. Ano. So, ang nila alam, nakakain na rin sila ng malunggay. Pero amazingly, ito naobserbahan ng ating mga collaborators na po this, siguro mula nung second quarter na pinakain na natin sila ng malunggay, ay very seldom na nung mga bata magkasakit. Salamat sa Diyos. So, naging healthy yung mga bata dahil sa malunggay. Kasi maraming vitamins, maraming benefits ang malunggay. Miracle para tree yes, itong moringay, moringa. Nakatuwa talaga. Tapos, nakita natin na ang mga bata hindi lamang hindi nagkasakit, malakas kumain. Ginanahan kumain. Ginagahan na. Maubos ka ang mga bigas natin. Mabilis talaga sila kumain, Amy. Tapos, ang nakakatuwa nito, dahil nakita natin epekto sa mga bata, sabi ko, why not also i-extend natin sa ating mga kabahayan, sa parokya, lalo na mga PWDs, na mga matatanda, mga magulang. Kung naging healthy yung ating beneficiaries mga bata, pero lalo na mga magulang, kailangan natin ma-reach out. Kaya, nag-innovate tayo, gumagawa na tayo ng capsule. May capsule na rin. So, mamaya iikot kayo sa kapsula para makita natin, ito na yung ating i-distribute din sa ating mga magulang, sa ating mga matatanda, at sana makuha din nila yung benefits na nabigyan natin sa mga bata. Nakakalungkot itong malunggay kasi naandyan na sa paligid dito sa Pilipinas, napakalaking opportunity dahil madali tumubo ang mga malunggay. Pero ito ay miracle tree na para sa atin.
tayo kasi nahilig tayo ng mga magaganda, mga bitamina, magandang marketing. Pero nalimutan natin yung bigay ng Panginoon na andyan na sa paligid ang malunggay, pero hindi natin na-utilize. At nakalungkot, pati ang gobyerno natin kulang din sa promotion na sana magising yung nandyan may kapangyarihan na to promote what we have at para maibigay natin sa mga tao na mas nangangailangan. Choose to have this blessing ng Diyos na nasa paligid natin, lalo na itong marunggay. At saka research ko, Amy, malaki ang industry ng moringa. I heard even one country, nabuhay sila dahil sa malunggay lang. Opo. And even it exceeding na ngayon ng $7 billion ang moringa industry. Sa buong mundo, yung iba nag-export pa mula sa Africa, sa Latin America, sa India, pero hindi natin gaano kalaki ang sa atin dito na pwede naman ang moringa din ma-innovate natin at maging livelihood din ng ating maraming mga farmers. Di lang nagtatapos sa pagpapakain at pag-aalaga ng mga bata ang misyon ni Father Dodong. Pero ang long term natin ay mabuo yung pamayanan ng mga beneficiaries. Ma-organize sila, magkaroon sila ng option na iba ang buhay, hindi lamang buhay diyan sa Islam. Tama. Na kung saan ang mga tao doon, nandyan, normal na mag-aaway, normal na kita nila nagbibitahan ng shabu, normal na nila nagsisigawan doon, normal na nagnakawan, normal na magsaksakan doon, nagiinuman kung sa labas. May problema, sabi ko, bakit anong nangyari? Ang mga abnormal na mga bagay naging normal. Normal. Kailangan natin bigyan ng option ng ating mga kapatid na lalo nanda sa Islam upang magkaroon silang bagong pananaw. Matuto naman, hindi kailangan manatili tayo doon. Mangarap tayo. We have to have a dream that is different and beautiful dream for our future, lalo na sa mga bata natin. Father, kaya nga ako, isa yung episode mo, no? Sa pinili ko talaga na balikan. Kasi na-inspired ako dito sa episode mo. Hindi ka lang nagtatanim, pero nagtatransform ka ng community. Yeah. Transformation yung nangyayari dito. Hindi lang pakain. Sabi mo, feeding. Pero hindi lang feeding for the tummy. Feeding for the soul ang nangyayari dito. And transformation yung mga kabataan natin. Alam naman natin yung mga kabataan, pag na-train natin yan, napalaki sila ng tama. They are 100 times better than us. And malay mo, yung isang bata na kasama natin dyan sa feeding program, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Who knows, diba? Isip mo ka, si Yormi natin dito. Yes. Galing yun dito sa ating parokya. Si Yormi, nandito yung nanay niya dati. Dito si Yormi nag-ikot-ikot. Who knows, mga bata natin, mamasura sila dati. Baka later on maging presidente ng Pilipinas yun. Very promising ang mga bata natin. Kaya sana matuto tayo na hindi natin husgahan yung mga tao. Kasi pag sinabi nilang tondo, ayaw, biro mo yun, pumunta ako ng airport, galing ako ng Mindanao, pag uwi ko dito, pinara kong taxi. Sabi ng taxi, o saan po kayo sir? Punta ako ng tondo, pwede hatid mo. Ayaw namin sa tondo. Bakit? Ba't ayaw mo akong hatid sa tondo? Maraming manghuhold up doon. Baka puro negative na lang isip nilang sa tondo. Pero sana ma-realize nila tondo ay hindi ganun masama. Maraming potential dito sa tondo. People here are very promising. No? Ang kuan kalungkot lang, although totoo man nangyari dito, pero hindi naman karamihan sa kanila taga-tondo. Dito lang nakigulo. Lumipat lang dito. Kaya sana, yun din ang ultimately, yun din ang gusto ko ng pangarap. Mabago ang pag-iisip ng mga tao dito sa tondo. Sabi nga, tondo man, may langit din. No? We can make heaven this community. But at the same time, gusto ko din malumawak yung mga pananaw ng mga tao dito na matuto mangarap that their world is not only tondo. We can do something more. Yes. Mangarap sila. Sabi ko nga, pag makatapos kayo, lumayas kayo sa tondo. Huwag kayong magsiksikan dito. Marami pang lugar dito sa Pilipinas. And you can have your own decent house, decent life.
hindi lang dito sa Islam area. Ang sabi ko, bakit tayo magtayo ng ganito simbahan? Pero sabi ng isang tao dito, sabi, dahil ba Father, mahirap kami. Hindi na kami pwede mangarap. So I was struck with that. At nakita ko nung unang mga parish priest dito, unang mga pari na assign dito, na andyan ang pangarap na tulungan ang mga tao mangarap din. At siguradong kasama nila sa pagtupad ng kanika nilang pangarap si Father Dodong. Ang pagsisigasig ni Father Dodong sa mga taga-Tondo na umunlad. Agree ako dyan.